Kung ito kapagod ng Diyos, maliit, malaki, bilagro yun. Kaya nga nung gumalaw, nagtanaw ako. Kasi talaga kanina hindi. Itong mga hawak pa lang kayo na nakuha. Parang may ilong kuhiti po na. Kaya ito. Siyempre na. Nakapatuloy ng kamay ko sa ulo mga kapatid ha, para bigyan ka pa ng energy na nakasa na. Oh, Win, yung paa. Kilos mo kapatid. Oh. Kanina po, bago po kami dumating dito sa ospital, hindi po na igagalaw, hindi na ikikilos ang kanang paa ni Brother JR. O ngayon, pagkatapos po natin, pahiran ng langis, tungan ng kamay, pag-pray sa Panginoong Jesucristo, eto na po ha, pinapakita po sa atin. Ha? Umikilos na po, na igagalaw na niya ang kanyang kanang paa. Praise the Lord po, for ng Panginoon. Amen. Amen. Brother JR ha? Gato. Ano yan? 12-11? Lente, sige. Dito. Dapat dito ka. Dyan ako mauyo. Dito ako, upoy mo. Buwa ka mara. Andito. Balik po tayo sa ating Bible program ngayong Webes po ng October 22, 2020. Ang inyo pong napanood yung atin pong pinag-pray na si Ruben Sarmiento Jr. Siya po kasi ay na-stroke. Yung kanyang paa ay hindi nga po niya maigalaw noong siya po'y dalawin namin sa ospital. O ngayon, doong ipag-pray po natin, napanood yun naman po. Ha, pinahiran ng langis, tapos pinatungan ng kamay at inutusan po natin na yung kanyang paa ay kumilos. Ayun, nakita po natin sa video na siya po ay pinagaling ng Panginoon. Nakalakad na siya. Ang karangalan po, ang kapurihan ay ibinabalik natin sa ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang nagpagaling kay Ruben Sarmiento Jr., hindi po si Brother Willie. Maliwanag po ba? Naintindihan po ba natin yon? Si Jesus Christ po ang nagpapagaling hanggang sa panahong ito. Si Brother Willie, nagamit lamang po na instrumento. Dinaluyan lang tayo ng kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo para yung may sakit, may karamdaman ay gumaling. At meron po tayong mga written testimony na gusto rin po nating basahin ngayong gabi para po maibalita natin sa lahat ng nararating ng ating programa na ang Panginoong Jesus ay patuloy pong gumagawa ng kabutihan, gumagawa ng mga himala, mga pagpapagaling sa mga tao na sumasampalataya sa Kanya. At kung meron po kayong mga prayer request ngayong gabi na meron po kayong mga sakit karamdaman, ay ipagkaloob nyo po ngayong gabing ito. I-message nyo lang po, i-chat nyo lang po rito sa ating chat board. At bibigyan po natin yan ng oras na tayo po, sama-sama po nating ilapit yan sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung testimony ni Eranio Elizaga. Babasahin ko po. Good day po, brother. Salamat po sa pinadala nyo na prayer video para sa aking lolo noong nakaraan.
at sa pagsabay ko sa prayer sa program ninyo nung time po na yon, guminhawa na rin po pakiramdam niya. Ngayon ay gumaling na po. Salamat po sa Diyos at kay Jesus Christ. Yan, nakikita niyo naman po yung pinadala po sa atin na written na testimony ni Eranio Elizaga. Ibinabalita niya po sa atin na yun pong ating video na mayroong prayer. Sumabay lamang po sila ng kanyang lolo. Ayan, guminhawa na po yung pakiramdam ng kanyang lolo at tuluyan na pong gumaling. Nagpapasalamat po siya sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Amen. Praise the Lord po, ha? Tapos, ito naman po yung isa pa kay Edmund Valdez naman po yung ating babasahin. Magandang umaga po, Brother Willie. Natatandaan nyo ba noong nag-request ako ng prayer sa inyo? 3 days po bago gumaling yung pagdudugo kapag dumudumi po ako. Tuluyan nang nawala po. Salamat sa Diyos at sa panalangin nyo po. Praise the Lord! Diyan po sa magandang balita na yan na ibinabalita sa atin ni Edmund Valdez. Yung mga binabasa ko pong mga pangalang ito, hindi ko pa po sila nakita ng personal ni hindi ko nga po sila nakausap pa. Ha? Sila po ay nag-message lang sa atin, sa messenger, at yan, nung tayo po ay nag-reply doon sa kanilang mga prayer requests, yan, ito po yung magandang resulta. Ha? Yung kagalingan po ay tinanggap ni Edmund Valdez. Purihin po ang Panginoong Hesukristo sa kabutihan at himala, pagpapagaling na ginawa kay Edmund Valdez. Sunod po si Kenneth Santiago. Ito naman po ang testimony ni Kenneth Santiago. Sinisipon po ako at sumasakit ang lalamunan. Humingi po ako ng prayers kay Brother Willie, kay Lord Jesus Christ. Pagtapos po ay gumaan na ang aking pakiramdam na wala na ang sakit ng lalamunan ko at sipon. Salamat, Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Diyan po sa ginawang kabutihan, pagpapagaling kay Kenneth Santiago. Nawala na po yung sakit ng lalamunan niya at sipon. Ang nagpagaling po sa kanya, ang Panginoong Hesukristo. Tapos, ito naman po yung testimony ni Rani Cruz. Naalala nyo po, pinakiusap ko po na pray asawa ko kasi may bukol sa dibdib. Buhay na saksi po kasi sa awa ng Panginoong Hesus at sa panalangin nyo, nawala po talaga. Amen! Ang kanya po nga testimony ay patungkol po doon sa pinag-pray po natin na bukol sa dibdib ng kanyang asawa. Ngayon po, binabalita niya sa atin na pagkatapos po nating maipag-pray sa Panginoong Hesus, ayun, nawala na po yung bukol sa dibdib ng asawa ni Rani Cruz. Alam ko po, nandyan si Rani Cruz. Kanina nakita ko po na nag-join siya. Baka pwede siyang mag-comment pa dyan po sa binasa natin. Tapos sunod po, bago yan si Maribel, naalala ko yung tungkol dun sa bukol sa dibdib. Di ba meron din tayong video nun? Yung kay Margel Wigan. Sige, i-play din natin kasi parehas po kasi noong ano eh, noong pangyayari na may bukol sa dibdib, nung ipag-pray po natin ay nawala. O, naalala ko po yung Margel Wigan na taga Sambales. O ganun din po ang kanyang ano eh, ganun din po ang kanyang sitwasyon. Meron din pong bukol sa dibdib. O ngayon, nung ipag-pray po natin, pakinggan po natin yung video ito. Ayan, nandiyan po si Rani Cruz. Praise the Lord. Siya po yung nagpadala ng testimony. Ngayon, meron din pong kahawig na pangyayari. Ito pong video ni Margel Wigan. Po yung
Magandang gabi po. Gusto ko lang po kunin yung pagkakataon na to para magpasalamat po ng lubos-lubos kay Lord at kay Brother Willie. Maraming salamat po sa walang humpay na pagdarasal niyo sa akin para gumaling po ako. Kung dati po yung bukol ko sa dibdib malaki at halatang halata kapag kinakapa, ngayon po dahil sa inyo, dahil sa walang sawa niyong pagdarasal para gumaling po ako, ngayon po hindi na po siya ganun katulad nung una. Ngayon po halos hindi ko na makapa. Kahit sila mama ko po, sila mami ko, hindi na rin po makapa. Maraming salamat po kasi nandyan lang po kayo para sa amin. Lalo na kapag kailangan po namin ng pagdarasal ninyo. Napakabuti po ng Panginoon. Purihin po natin siya. God bless us all po. Salamat po. Yan po yung video ni Margel Wigan na pinag-pray din po natin na may bukol po sa dibdib. Sa awa ng Panginoon, siya po'y magaling na. Ha? Nawala na po yung bukol sa kanyang dibdib. Si Brother Ronnie Cruz, ito po, nag-message siya. Opo, buhay na saksi po ako. Wala na po talaga, walang gamot pong ininom. Sumampalataya lamang po kami ng buong puso at tuluyang nawala. Ayan, himala. Ayan, salamat po dyan sa message na yan ni Brother Ronnie Cruz. At ito pong isa pa na babasahin natin. Ito po ay classmate ko po nung high school, si Maribel Santos. Brother Willie, good evening. Praise God, nawala na pagdurugo ni nanay. Si Margaret din okay na. Salamat sa Diyos at agaran silang pinagaling. Salamat Brother Willie sa panalangin. God is good all the time. Praise the Lord. Ayan, tinan nyo po ha. Marami na pong mga testimony, video, written testimony na nagpapatotoo na talagang ang Diyos po natin ay Diyos na buhay. Hanggang ngayon po ay patuloy po na gumagawa ng mga himala, mga pagpapagaling. Amen! Ayan, tinan nyo po itong binabanggit po ni Brother Jacob Santos. Ha? Iayos mo nga itong monitor ko at hindi ko siya mabasa. Medyo sabi ni Brother Jacob Santos, nakaraang pasalamat may humiling ng panalangin para humaba pa ang buhay, pero hindi ipinanalangin ni Soriano sa oras na yun. Tapos si kapatid na Joseph Kompetente, mula po sa lokal ng Visayas Avenue, bagong bautismo po siya noong May 29, 2020. Almost 15 years na ako nakikinig, pero 2020 na ako umanib. May sakit na ako at baka di na magtatagal. Maliligtas po ba ako? May isa pa akong tanong. Gusto ko makausap si Brother Eli. Connected po siya, kapatid na Eli. Sige, kapatid. Kausapin natin, kapatid na Daniel. Magandang gabi po sa inyo, kapatid na Joseph. Sige po. Nandyan po si kapatid na Eli, kapatid na Joseph. Apo, apo. Magandang gabi po, Brother Eli, Brother Daniel, at sa lahat ng mga kapatid na nakikinig. Yun po yung katanungan ko at siguro may tanong ako na actually baka na naitanong na to. Gusto ko lang po sana kayo makausap kasi po may sakit po ako at gusto ko lang po sana humiling ng panalangin sa mga kapatid na sana ay magmilagro at mapagaling ako.
Ang katanungan ko po, Brother Eli, yung nga po na kung maliba ko, kailan lang eh, mas nagkasakit na ako, kung mamaliligtas po mo pa kaya ako? Hello po? Ilan po, Brother Eli? Ano yun? Hindi ko narinig, kapatid. Kapatid, kung nabautismuhan ka, sabi mo, nito lang nakaraang 2020 ka ng May. Ibig sabihin, June, July, August, September. Nasa humigit kumulang. Mga apat na buwan ka palang kaanib. Kung tinanggap mo ang bautismo na ikaw ay may sumasampalataya, aba, hindi ka dapat magdudang, may karapatan kang maligtas. Yung salita mo, 15 years ka na nakikinig, pero hindi ka umaanib. Baka ang ibig mong sabihin, kung kailan ka may sakit, saka ka umanib, kung maliligtas ka pa ba. E de, buhay ka pa naman eh. Hindi ka pa naman patay eh. De, may pag-asa ka nga, kapatid. Nakaanib ka pa. Nakaapat na buwan ka na. Aba, merong pag-asang maligtas, kapatid. Nasa 9-4 yun ng ano eh. Ng Ecclesiastes eh. Basahin natin, kapatid na Daniel. Sapagkat sa kanya na napisan sa lahat na may buhay ay may pag-asa. Sapagkat ang buhay na aso ay maigi kaysa patay na leyon. Patay na aso, mas maganda yun, mas maigi kaysa patay na leyon. Ang ibig sabihin, pagka may buhay pa, may pag-asa pa ang tao. Yung buhay na bigay ng Diyos sa tao. Kaya buhay ka pa naman, kapatid, may pag-asa ka, huwag kang mawala ng... Yun ngang magnanakaw sa krus eh, mamamatay na nung tanggapin niya si Kristo eh. Pero pinangakuan siya ni Kristo na samahin sa paraiso. Naintindihan mo yung kapatid na Joseph? Opo, Brother Eli. Humiling lang po sana ako ng panalangin sa mga kapatid, baka sakaling magmilagro at mawala yung sakit ko, gumaling, mababa pa yung buhay ko. Sige kapatid, lahat naman ng ating abalisa sa buhay, ating dinadaan sa panalangin eh. Yan nga yung nakalagay sa vlog ko ngayon eh. Yung ating vlog ngayon, Sis Luz, ipromote mo mamaya yun sa www.extraordinary.com. Ang ating vlog ay God Heals, Healing, Fake or Real. Yan ang ating at ang ating hashtag ay God Heals. May pag-asa tayo sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos, kapatid. Kasama mo ang kapatiran, mananalangin tayo na madagdagan ang iyong... Baka meron kaming maitutulong sa iyo, kapatid. Meron ka bang pambili ng gamot? Sa kapatid ko po kasi hindi na ako makapagtrabaho dahil gawa nga nung hindi ako nakakatulog eh. Ang sakit ko po, Brother Eli, pleural thickening, yung sa kanambaga ko po, ay meron siyang tumutubong kulani na lumalaki. Kaya nahihirapan akong huminga. Tapos, hindi ako pinapatulog. Pag sumusumpong siya, talagang habol-habol ko po yung hininga ko. Talagang mapuputol na po, parang ganun. Sabi po ng mga doktor naman na iba, wala ka namang sakit, ganyan. Tapos sabi naman iba, tuberculosis naman, iba-iba eh. Tapos nung research ko po sa Google, ang sabi po ng Google, ang life expectancy niya, 3 years, ganyan. Tapos hindi daw siya makikita sa laboratory pag in-scan mo siya. Basta sa tao lang daw may sintomas siya na may hirapang huminga, ganyan. Then surgery daw yung tatanggalin daw yung kulani dun sa baga. Ganun ang na-research ko sa Google eh. Kapatid, meron tayong mga doktor na po pwedeng
tumulong ng mayroong pagmamahal, ano? Huwag kang basta maniwala sa Google. Mas maniwala tayo sa magagawa ng Diyos. Andyan ba ang isang doktor natin, kapatid na Daniel? Tingnan niyo po ang kaibahan namin ni Mr. Soriano. Ha? Ito, humihingi na ng prayer para humaba buhay. Abi, hindi ginawa ni Mr. Soriano. Eh, tayo po, kahit hindi nga po natin nakikita, kahit hindi ko kakilala, ha? Pagka po nag-message at nakiusap na ipag-pray siya, eh, ginagawa po natin. Ha? Dahil gusto po natin na makatulong at maranasan din po nila ang kabutihan ng Panginoong Diyos. Kaya, yung mga may prayer request po ngayong gabi, sige po, paki-message nyo lamang po dyan.